ay mga kaparn, laging nakikita sa mga past videos natin, yung AOTS. Kaya this week, siya ang pag-uusapan natin. Ano ba itong AOTS? Saan galing? At paano natin ito ginagamit sa ating trading system? This is Farm Boss, and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our weekly stock market tutorial program. Ito ang topic natin today, AOTS or Alignment of the Stars, at kung paano natin ito ginagamit sa ating box breakout trading system. Short introduction. So itong AOTS galing to kay Sir Idol Cyprix. Ispatan natin yung website niya. Ito yung website niya, cyprix.blogspot.com. Ito yung article niya sa AOTS or Alignment of the Stars. So, check nyo siya. Basahin nyo. Ilalagay ko sa description yung website nitong AOTS, kung saan nyo siya makita. Itong AOTS is an indicator that a stock is already in an uptrend or transitioning to an uptrend. So, pang-identify natin to kung anong trend na nung stock. Kung nag-uptrend na ba siya, malalaman natin dito sa AOTS. Kasi ang ginagamit nating MAs, or para malaman natin kung AOTS na yung isang stock, gumagamit tayo ng MAs. 20 MA, 50 MA, tsaka 100 MA. Tingin tayo ng stock. So, ito. Tingnan natin si Jollibee. So, makikita nyo dito sa ating chart. Itong kulay green na linya, ito yung 20 MA natin. Tapos, itong blue linya, siya yung 50 MA natin. Tapos, itong kulay pink na linya, ito yung 100 MA. Ang sabi ni Sir Cyprix, pag ang 20 MA is greater than 50 MA, and then yung 50 MA is greater than 100 MA, ito na yung AOTS natin. So, makikita nyo dito kay Jollibee, dito sa part na to, spaghetti pa siya. Pero pagdating dito sa part na to, nag-above 50 MA na yung 20 MA, tapos yung 50 MA above MA 100 na, nag-AOTS na sila. So, indication na to na uptrending or mag-a-uptrend na yung stock. So, tingnan natin kung ano nangyari kay Jollibee after ng mag-AOTS. So, ito, tumaas na nga siya. So, ayan, nag-uptrend na si Jollibee. Okay. So, bago tayo tumingin ng ibang example, check muna natin yung susunod na slide. IAOTS or Inverted AOTS. Ito naman is an indicator that the stock is already in a downtrend or transitioning to a downtrend. Ang formation naman ng kanyang MAs is 100 MA is greater than 50 MA, tapos yung 50 MA is greater than 20 MA. So, kabaliktaran ito nung AOTS natin. Check ulit natin sa Jollibee. So, makikita nyo dito si Jollibee. So, ganun pa din guys, ha. Ang ating 20 MA is yung kulay green, 50 MA is kulay blue, tapos yung 100 MA is kulay pink. So, tingnan natin si Jollibee bago siya mag-downtrend. Ayan, dito, makikita nyo dito sa part na to, nag-i-spaghetti yung MAs ni Jollibee. So, hindi natin ma-identify. So, nagsa-sideways siya.
Then around here, nag-transition yung MAs niya. Sa AOTS. So, ano nangyari? Tumaas ng konti yung price ng stock. Nag-uptrend siya, pero short-lived lang. Tapos, nag-spaghetti na naman. Or, gumagawa ng transition yung MAs papunta sa downtrend. So, around here, makikita nyo na yung MAs niya. Makikita nyo yung MA 100, MA 50, tsaka MA 20. Naka-IOTS na siya. So, yung MA 100 is above MA 50. Tapos yung MA 50 is above MA 20. Anong nangyari nung nagkaganyan yung MAs niya? Nag-transition na siya to downtrend. Ayan, medyo mahaba yung downtrend niya dito. And around here, downtrend pa din yung MAs niya. Or naka-inverted IOTS pa din. Tapos makikita nyo naman dito sa part na to, nag-spaghetti uli yung MAs. Sideways. And then, around October 15, yung MAs niya nag-form uli ng AOTS. 20 MA above 50 MA above 100 MA. So, currently, ang status ni JFC is uptrend. Okay, hanap pa tayo ng ibang stock. Try natin si Eagle. So, ayun yung market cycle nila. Si AOTS nakaka-identify din to ng market cycles. Combine natin kay IOTS. So, ito, kita nyo, clear muna natin. Si Eagle, ang tagal niya nag-consolidate dito. Tapos makikita niyo yung MAs niya. Spaghetti MAs. Tapos around this area, na-clarify na yung MA niya. So here, nagkaroon na ng clarity yung kanyang MA. Ang nangyari, yung MA 100 is above MA 50. Tapos yung MA 50 above MA 20. So, anong ibig sabihin yan? Inverted IOTS. So, ano yung ini-indicate ng inverted IOTS? Downtrend. Ayan, si Eagle. Tapos, after niya mag-downtrend, dito makikita nyo, umangat na yung MA 20 sa MA 50. Tapos guys, dito may true strike. Around here. So, sabi ni Sir Cipric, pag may true strike na daw, ang probability nun is mag-a-uptrend na yung stocks. Pero, yun ay probability ah. Hindi siya sure. Walang sure dito sa stock market natin. Puro tayo probability. Okay. Ayan, nag-two strike. Kasi nakita niyo yung MA 100, itong kulay pink. Bumaba na siya sa MA 20. Bumaba na siya sa MA 50. Tapos ang nangyari, nag-sideway siya ng konti.
kahit AOTS na tayo, nag-sideways ng konti yung price ni Eagle, pero around this area, nag-start na yung uptrend niya. So dito, clear yung AOTS natin. 20 MA is above 50 MA. 50 MA is above 100 MA. Itong ating trend is uptrend. Okay, isang example pa. Si green. Tignan natin si green. So, ito masalimuot din yung nangyari kay green. Clear natin muna ito lahat. Ito. Saan natin dito para ma-identify natin yung cycle niya. So dito nag-downtrend. Kitang-kita naman, 'di ba? MA 100 yung nasa taas, MA 50 nasa gitna, MA 20 nasa ilalim. So downtrend siya dito. Kasi spaghetti sideways. Dito spaghetti sideways. Tapos biglang gap up ng malaki. Yun yung nangyari sa MAs natin. Bigla siyang nag AOTS. So nag-align na yung mga MAs natin. MA 20, MA 50, MA 100. Tapos uptrend. After nung uptrend, dito nag-reset yung kanyang MA 20, bumaba sa MA 50, tapos nag-spaghetti na. After nun, sideways. Tapos makikita natin sa part na to, yung MA 100 nasa taas na siya ng MA50 nasa gitna, tapos yung MA20 natin nasa ilalim na. So nagsasabi siya sa atin na downtrend na tong si green dito sa part na to. And then sa part na to, nag-transition na naman siya to an uptrend. Makikita nyo, nasa taas yung MA20, gitna yung MA50, tsaka nasa ilalim yung MA100. So, ayan. Ang AOTS is nag-a-identify kung uptrend yung stock. Yung IAOTS naman, nag-a-identify kung downtrending yung stock. Okay. And how we use it in our trading system. So, ang ating trading system, box breakout system tayong ginagamit natin. Gumagamit tayong Darvish box at gumagamit tayo ng momentum ng stock. So, kaya ito, how we use it. Ina-identify natin yung trend. The trend is our friend. So, kung uptrend yung stock, friend natin yun. Next, to screen uptrending stock. So, yan, ginagamit natin pag-screen ng stock. Check tayo ng screener. So ito, makikita nyo sa screener ko, meron akong AOTS na pang screen. Kasi gusto ko lang uptrend yung mga stock na nai-screen ko. So, i-run natin, ha. Or baguhin natin pala para alam niyo kung ano yung mga nakalagay na filters. Yan natin to. Yan. So ang ating filters, itong 50 MA is above SMA 100. Above SMA 100. Ayun. Kasi itong MA 20 days is above SMA
50. Yan lang. Ayan. Tapos i-run nyo na. Yan ang AOTS nyo. 161. So, ang dami, diba? Kasi uptrending ngayon yung index natin. Kaya ang dami nag-breakout tsaka nag-uptrending na stock. So, ang ginagawa natin dito, nalagdagan natin ng filter. For example, dito sa ano average natin, nalagyan natin 1 million is greater than or equal to 1 million. Kasi itong RSI natin, sa breakout trading system natin, sabi natin, ang RSI dapat is greater than 70. So, hanap tayo nung pwedeng maging greater than 70 sa mga susunod na araw. So, start tayo dito sa greater than 60. Pag niran natin to, yan, mababawasan. Pero madami pa din, 76. Pwede pa kayong uling maglagay ng filter. For example, gusto nyo lang yung mga 52 weeks high. Yan, yung malapit na mag 52 weeks high, pwede nyo lagay. Kanyari, sa 20%, magto 2 weeks high na siya. Yan, nababawasan. 41. Okay? So, yun, ginagamit natin ang AOTS sa pag-screen ng uptrending stocks. So, MA crosses. Ito guys, hindi ko pa tinuturo, pero pwede yung MA crosses na gamitin indicator na mag-breakout na yung mga na-screen nating stock. So, punta tayo ulit sa chart. Try natin si GT Cup. Meron pala ako guys na ano, eto, makikita nyo dito sa aking isang screener, mga na-screen kong stock. Meron akong mga above MA na setup. So, diyan ko tumukuha yung mga nagkukross na MAs. Meron din akong itong AOTS, uptrend na siya. Diyan ko naman tinukuha yung mga nag-breakout na stock natin na uptrend. Itong above MAs naman, saka meron din dito yung mga yung AOTS retest ko, meron ako ditong AOTS retest, yun yung bumaba yung MA20 sa MA50, parang nag-retest siya ng AOTS niya. Tapos meron din ako ditong CS, kasi nga di ba kanina yung nasabi natin yung CS yung indicator na start na yung uptrend. Ito, meron tayong AOTS retest dito sa part na to, or HC. Kita nyo siya, retest yung ano ko, yung setup. Tingnan natin paano natin ginagamit yung AOTS sa mga crosses. Hindi pa ako tapos mag-chart eh. Ito muna, si diba? GT Cup. Yan, si GT Cup. Ayan. Makita nyo, GT Cup pataas na, pero hindi pa siya nag-AOTS. Pero nag-breakout na siya dito sa malaking box na to. Ayan. Tapos dito na yung susunod niyang resistance. In a few days, kung magko-consolidate dito, dito sa taas, kung magaganito yung price niya, taas nitong Darbus, itong cross na to, MA100 na nasa taas ng MA50, bababa na siya sa MA50, yung MA100. So, mag-AOTS na siya. So, ito, pwede na itong pasukin. Ang ginagawa ko dito, kahit hindi pa siya naka-AOTS, kaso huwag nyo munang gawin to guys, kasi nagko-concentrate tayo sa mga breakout na AOTS na, para hindi tayo nalilito.
Pero dahil medyo may experience na din naman ako, ginagawa ko itong mga ganito. Ibang setup. So ito, pagka-breakout niya dito sa box na to, bumili na ako dito sa breakout. 50% ulit. Or small allocation. Kasi di ko alam. Kasi hindi pa siya naka-uptrend eh. Sa indicator natin, hindi pa siya naka-uptrend. Hindi natin alam kung magsa-sideways pa to or kung bababa pa siya uli. So, gumagawa ako dito bago siya mag-cross, tapos may breakout siya dito sa Darbus, bibilay ko ng 50%, tapos siguro dito sa resistance na to, dito sa dalawang to, makikita nyo yan. Pag na-break niya yan, or pag nag-consolidate siya sa ilalim niyan, baka mabuo na yung AOTS natin. So pag breakout dito, baka AOTS na to, nag-cross na sila. So dagdag ako diyan ng 50%. Okay. Ano pa tayo? Try natin itong Ali. So, panahon ngayon ng mga index stocks. So, ayun si Ali. Kita nyo, hindi pa din siya nag-AOTS. Ibig sabihin, magta-transition pa lang siya sa uptrend. Hindi lang natin kuwain ito malapit. So, ito naman siya. Yun. Ganun din. Kung ganito yung stock, malapit pa lang mag-cross yung 50 MA above dun sa 100 MA dito. Tapos may breakout na ako dito sa aking Darbus box. Tapos itong mga criteria ko, nakuha na itong volume tsaka itong RSI, nakuha na siya. Bibili na ako dito ng 50% ng aking allocation. Dahil hindi pa niya nasasatisfy yung isang criteria ko, which is AOTS. Okay, hanap pa tayo ng isa para sa crosses. Try natin si ito, si Jerry, naka-above all MAs na din siya. Ibig sabihin ng above all MAs, ayan, tinan nyo, nasa ilalim na nung price yung mga MAs natin. Pero hindi pa siya nag AOTS. O Jerry. Ah, ito si Jerry. Wala pa to. Sorry. Try natin iba. Kasi makikita nyo, malayo pa. Nag-sustrike siya. Pero hindi ko ginagawa yung ganun eh. So strike. Hinihintay ko talaga yung transition niya for to AOTS. Ito si Jerry. So hindi ko pa siya masyadong papansinin kasi malayo pa siya sa AOTS. Try natin iba. Si Home. Itong si Home, ayan, may chance siyang mag-cross. So, pointing up na yung MA50 niya, papunta dun sa taas ng MA100. So, tingnan natin. Kung itong MA100, magdiretso siyang ganun, tapos mag-cross yung MA50, baka dito, baka pagka-breakout niya dito, nag-cross na yan. So, bili tayo 100 allocation. 100 nung na-allocate natin sa isang stock. Yung pambili natin dito. Kung magko-cross to. Kung hindi, tapos nag-breakout siya dito sa Darbus box natin, bibili lang ako 50% ng aking usual allocation. Okay, guys. Yan yung ating AOTS.
Basta yun yung MA crosses. Hanap tayo ng isa pang nagretest. Puro sabihin natin si Green. Ayan guys, dito. Makikita nyo dito. Nagretest si Green. So, ano yung retest na sinasabi ko? So, niretest niya uli yung AOTS. Bumaba yung MA20 sa MA50. So, ayan. Pwede nyo abangan to. Kasi, pag nag-point out yung MA20 niya pataas, tapos nag-cross uli dun sa MA50. So, abangan ko na to. Pero, guys, ah, AOTS tsaka itong IOTS, hindi siya indicator to buy the stock. Hindi siya yung pag nakita nyo nag-cross, ay, bibili na ako dyan kasi nag-cross na. Hindi, hindi ganun. Iba yung indicator natin. Ang indicator natin na ginagawa is yung breakout sa Darbus box. Or yung ano natin, time to buy siguro, ganun sabihin ko. Time to buy the stocks. Pag nag-breakout siya sa Darbus box. Yan, for example, dito, ano siya, nag-cross siya dito, hihintayin ko siyang lumabas sa Darbus box or mag-breakout sa Darbus box dito sa cross na to. So, pagka-cross niya, hindi pa ako bibili. Hihintayin ko siyang lumabas sa Darbus box bago ako bumili. Then, ayan, bumalik siya sa Darbus box. Pwede ka magbenta uli kasi yung bias mo hindi nasunod. Pero, pwede kang gumawa uli ng Darbus box. Kung naka-AOTS na siya dito sa breakout na to, pwede na tayo mag-pull allocation ulit ng pagbili natin. So yan, dire-diretso na siya, AOTS. Tingin pa nga tayo ng isa. Try natin SSP. Ayan, ito SSP. So yan, meron siya ditong retest. So guys, ako lang yun ah. Tawag ko kasi dito retest eh. Ewan ko yung ibang tawag. So ayan. Bumaba siya. Nag-retest. Oh, parang nag-sideway siya dito. Tapos dito, bumalik siya. Upward trend. Ayan. Tapos ito din ulit. Nag-retest na naman siya. Dito, upward trend na uli. So, pag nag-retest, hanap ka ng buy signal mo. Hindi yung retest ang buy signal natin. Ang buy signal natin, pag nag-breakout sa Darbus box. So, ito, nag-retest siya dito. Part na to, tuwitan lang natin. Ayan. Nag-breakout uli yung MA20 sa MA50. Pero, yung price niya nasa baba ng Darbus box. So, hindi tayo bibili dyan. Maghihintay tayo ng breakout. So, discipline lang, guys. Kailangan natin ng breakout sa system. Pero, pwede din kayong bumili. Gawa lang kayong rule. Kasi, iba yung rule ko din eh. Gawa kayong rule. Test nyo. Tapos, pag okay naman yung rule nyo, malaking success rate, pwede nyo siyang magawing regular rule nyo. Pero ako, sa breakout talaga ako ng Darbus box bumibili. Kahit nag-cross na yan, naging AOTS na siya, ang aking buy signal talaga is breakout sa Darbus box. Ayan guys, sana nalinawan kayo sa natin ginagamit itong AOTS sa ating box breakout system. The trend is your friend, except at the end, where it bends. Ayan, sabi ni Ed Seikota. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel. Like and comment. Supportahan po natin ang ating channel. Pindutin nyo na din po yung bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong video na ina-upload. Makikita nyo din ako sa Facebook. facebook.com/farmbosstrading. Sa Twitter naman, farmboss_.
So ayan guys, good luck sa atin sa Monday. God bless.